Maligayang panunod, kaibigan! Ang laban ni Pacman na kung saan siya ay nagpakilala sa lupa ng mga malaya, yan ang ating babalikan, kaibigan! Sa uli nga po nating video ay ating napag-usapan ang pagpanaw ng isang napaka-importanting tao na kung saan ito ay naging instrumento upang makilala ang ating pambansang kamao, di lamang sa Estados Unidos kundi sa buong mundo. Ngayon ay ating babalikan ang naging kaganapan noong June 23, 2001. Sa panahong ito ay dedepensahan ni Lehlohonolo Ledwaba ng ika-anim na beses ang hawak nitong IBF Super Bantamweight Belt kontra kay Enrique Sanchez ng bansang Mexico. Napagwagyan ni Lehlohonolo ang bakanting titulo nang makasagupan niya ang Amerikanong si John Michael Johnson at pagkatapos ng 12 rounds ay pumabor sa Afrikano ang talaan ng tatlong hurado. Sa mga huling yugto ng dekada 90 ay si Ledwaba ang kinukonsiderang pinakamagaling na mandirigma sa Super Bantamweight Division. Dalawang linggo bago ang bakbakang Sanchez kontra Ledwaba ay nag-anunsyo ang kampo ng una na di muna sila makikipagbasagan ng mukha dahil sa injuring kanyang nakuha habang pinag-aandaan ng kanilang naging bakbakan. Dito sana ipapakilala ang magaling na buksingero ng Afrika sa Amerika dahil ang laban ay magaganap sa ibaba ng laban ng napakasikat na si Oscar De La Hoya kontra kay Javier Castillejo ng bansang Espanya. Sa pag-atras ng kampo ni Sanchez sa laban ay napilitan ng IBF na kumanap ng iba at sa paghahanap ay nakita ang ating pambato na ika-anim sa ranggo at sa panahong yun ay nagsasanay na sa Los Angeles, California. Agad tumawag si Samson Yokovich sa wildcard gym na kung saan naroroon si Pacman at ito ay kanyang tinanong kung siya ba ay papayag umakyat sa lona at harapin si Ledwaba pagkatapos lamang ng dalawang linggo. Hindi na pinalagpas ng ating pambato ang pagkakataong ito at agad namang sumagot ng oo. Bagamat naging kampiyon sa flyweight division ay walang nakakakilala kay Manny Pacquiao sa Amerika at sa magiging laban ay tutok ang kamera kung gaano kaganda ang laban na ipapakita ni Ledwaba. Bago ang laban ay may kartara ng ating pambansang kamao na 32 panalo, 2 talo at 23 sa kanyang kabuuang panalo ay natapos sa pamamagitan ng knockout. Sa kabilang banda naman ay may kartara ang kampiyon na 33 panalo, 1 talo at 1 tabla. Sa kanyang 33 panalo ay 11 lamang ang umabot sa kamay ng mga hurado. Pagdating sa laban ay hindi naman nagkamali ang mga manonood na may isang manirigmang nagpapakita ng magandang bakbakan. Yun nga lang ay hindi ito ang buksingerong kanilang inaasahan. Sa sagupaan ay kanilang matutunghayan ang mga nakakagulag na bilis ng kamao, maliksing galawan ng mga paa, labas-pasok na tirada, sunod-sunod na birada at suntok na galing sa magkakaibang anggulo. At ito ay walang iba kundi galing sa ating pambansang kamao. Sa unang yugto ng bakbakan ay nagulantang ang mga boxing fans dahil sa ibang boksingero nila nakita ang kanilang inaasahan. Sa ikalawang round, unang natikman ni Ledwaba ang pagbagsak sa lona. Bagamat siya ay nakatayo at nakakapagpataba pa ng mga bibigat na birada, ay mas mabibigat naman ang bumabalik sa kanya. Ayon kay Ledwaba ay parang lumalaban na lang siya para lang maitawid ang sukdulang 12 rounds pagkatapos ng ikalawang round. Sa ikatlong round ay nagiging kawawa na ang kampiyon dahil wala siyang maisagot sa mga suntok na kanyang nilulunok. At sa ika-anim na round ay muli siyang bumagsak nang kanyang malasap ang isang malutong na left straight galing kay Pacquiao. Sinubukan pa naman niyang tumayo, ngunit pagkabigo ang kanyang natamo nang muli siyang tumaob at ang one-sided na laban ay kailangan ng ihinto. At sa laban na ito ay nagsimulang lumago ang pangalan ng ating pambansang kamao. Ladies and gentlemen, at 59 seconds of round number 6, referee Joe Cortez, following the second knockdown, waves off the count and calls a halt to the bout, the winner by knockout victory, and now a two-time world champion, he is now the reigning IBF Super Bantamweight Champion of the World, Manny